Hey, good day guys. This is Edsel of MFG Packaging. So, it's been more than a year siguro, no? Yung last video ko. Introduction to MFG Packaging. So, if you missed that video, please subscribe sa YouTube channel ko, MFG Packaging. Okay, so today starting today, I'm going to feature some of the packaging materials for all you guys. No? So this is especially sa mga ano, sa mga startups that engage in food processing. Kasi alam ko, may mga clients ako na mga baguhan, and some of them hindi pa masyado marunong gumamit ng packaging, especially sa mga bote, ganun. Pero today, I'm going to show you yung packaging para sa coffee. So, yun muna para sa coffee. So, kung magne-negosyo kayo sa mga coffee, like brown coffee or coffee beans, and pinamarket niya yan, so, meron tayong specific packaging para dun. So, tawag dun, PET, BM PET, PE. So, medyo makapal yung one, yung pouch na yun. And, meron yung special feature. Yung pouch na yun is specifically for coffee. Okay? So, ang special feature nun is meron siyang degassing bulb. Okay? So, kung papakita ko, ito yung pouch para sa coffee. Okay? So, PM PET. So, yung sinasabi kong degassing bulb, ito yun. This one. Kung makikita nyo, yan ang degassing bulb. Okay? So, makikita nyo yan dyan sa loob. So, ano yung trabaho ng degassing bulb? Ang trabaho ng degassing bulb is to, syempre, inilalabas niya yung excess gas sa loob. Okay? Kasi normally, ang coffee, naglalabas siya ng gas. Habang tumatagal siya sa packaging, mapapansin nyo, pag walang degassing bulb packaging ninyo, pag tumatagal siya, nagbablur siya. Okay? Ganun. Tumataba siya. Ibig sabihin, punong-puno ng hangin yun. Ngayon, ang mangyayari niyan, pag hindi nyo, kung hindi kayo gumamit ng packaging na walang ganito, tendency na sasabog yung pouch nyo. So, diba? Masara. Unless yung, hindi yung fully sealed yung plastic nyo. Kasi marami ako nakikita sa palengke, nanipis lang na plastic. So, okay lang yun. Kasi pino lang yun, hindi mo alam, baka may leaking yun. At anyway, hindi naman tumatagal yun doon sa shelf. So, yun, pang fast moving. Eh, yung sa atin, pinapako natin yung shelf life. So, what if, yung word is what if. What if tumagal sa shelf? Diba? What if tumagal ng 2 buwan? Diba? So, pag walang degassing bulb, I'm sure ang dami yung bad orders. Diba? Especially na kung nagsusupply kayo sa supermarket, so, ang dami yung bad orders. Ang tawag ng BO. So, it's solid sa'yo. So, diba? Lugi. So, to be safe, pati hindi ka malulugi, secure nyo yung packaging nyo na pang longer shelf life. Diba? So, total coffee pinag-uusapan natin. So, this one does the trick. So, ang gagawin nito is, kung meron excess gases yung coffee, so, ang ginagawa niya, ininalalabas niya. Wala siyang intake, ha? Remember, wala siyang intake. Siyempre, magtatanong ko, paano yun? Lumalabas yung hangin, baka may papasok. So, ko, no. Wala itong intake. It is only for output lang. So, we can assure you na yung coffee nyo sa loob will retain its aroma. Okay? Aroma, yung quality niya, yung color. Siyempre, kaya nga hindi ito wala itong window. Kasi unang-una, yung coffee is sensitive to light. Diba? So, correct me if I'm wrong, pero alam ko, ang coffee is sensitive to light. Kung matagal yan naka-display at may window yan, at matagal mo din display, so, siyempre, diba? Parang yung black na maging maputi-puti or grayish na. Bakit? Exposed sa light So, ang packaging ito is intended for coffee. So, itong size na to, this is this is good for 250 grams of coffee, ground coffee. Okay? So, ang tawag naman sa packaging nito is quad seal, side gusset, bottom seal. Okay? So, yun. So, paano naman mag-seal nito? Ordinary impulse sealer, pwede nyo isi-seal, pang-seal dito. Okay? Ordinary impulse sealer para dyan. So, yun.
So meron tayong available na dalawang sizes nito. Okay? So this is for 250 grams and ito naman is for 500 grams capacity. Okay? So kung i-fill niyo to, lalagyan niyo to ng ground coffee. Make sure na wag kang lumampas dito. Ganito lang. Okay? Okay? So suggestion ko lang 'yon, pero kung gusto niyo ilampas dito, isagad niyo. Parang hindi naman siya, 'di ba? So make sure na ano, nasa approximate weight, exact weight 250 grams. Para hindi man kayo lugi. Huwag din ano below sa 250. Okay, so if you have any questions, pwede kayo mag-comment below sa ano sa post na to, and you can email me at mediafusiongraphics@gmail.com or sa Facebook page, MFG Packaging sa Facebook. Search mo lang MFG Packaging. So send me a message kung may mga tanong kayo, inquiries. Okay, so para kung so ito naman is a generic, sabihin walang marka. So kung gusto niyo ng custom design, di ba, custom size, custom design with the same quality of material, pwede din. So yun, so pag-usapan natin kung gusto niyo ng ganun. So make sarili niyong marka. So direct printed, yung sabihin ng custom design, sabihin direct printed, direct print na dito yung sa pouch niyo. Okay, so thank you very much for ano, for listening, and hope to see you again. The next post ko is another packaging. Thank you.